Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sarah Jean Bulongon ng MIFU Saturday Group, Hong Kong. Ako po bumabati sa inyo ng magandang umaga sa atin pong lahat at sa lahat po ng taga-subaybay ng atin pong prayer devotion live stream na ito. Sa umaga na ito, tayo po yung mag-aral sa salita ng ating Panginoon. At before that, tayo po yung munang manalangin. Father God, marami pong salamat sa umaga na ito. Marami pong salamat sa lahat ng ginawa niyo po sa aming mga buhay. Marami pong salamat sa aming pagtulog. At marami pong salamat sa araw na ito na inyo pong patuloy na binigay po sa amin. At marami pong salamat sa bawat buhay na nakisubaybay ng inyo pong gawain ng prayer devotion na ito. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, kayo po ang patuloy na manguna sa aming isip, sa aming puso. At marami pong salamat sa wisdom and knowledge na nanggaling po sa inyo. Kami nagpasalamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y mag-aral sa salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 11 verses 5 to 10. No, the book of Luke chapter 11 verses 5 to 10. Sabi po dito sa New King James Version, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. So verse 7, and he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. And so verse 8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. So atin pong nabasa ang salita ng Panginoon na sinabi po dito, basahin natin sa Tagalog, no? Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paruroon sa kanya sa hating gabi, at sa kanya'y sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. So may relationship kasi ito sa atin pong binabasa na pinaka-highlight dito na ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Ito po yung halintula dito, nung unang dito bandang verse 5 na sino daw sa inyo na may kaibigan? Ang pinaka-keyword dito ng may kaibigan, no? Sabi dito, magkakaroon ng isang kaibigan at paruon sa kanya sa ating gabi at sa kanya'y sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isang kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. Itong kaibigan na lumapit sa kanya din na kaibigan din,
may kaibigan din siyang dumating na kailangan din niya ng, sige, papakain sa kanya, malayo pa ang journey. So, parehos lang, since wala din may bigay siya, pareho din silang parang nangangailangan, ito lang isang kaibigan ang makapag-provide. Kaso lang, sinabi nga sa kaibigan na ito na sarado na daw ang pinto, sabi niya, sa verse 7, and he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. So, di po natin alam kung ito po yung nag-aalibay kasi ang kaibigan na isa na tinuluyan ng kaibigan, nag-take action. And then siya, siyempre may sarili siyang parang dahilan, dahil ating gabi na po yun, hindi na daw siya magpa-trouble o magpa-disturbo dahil gabing-gabi na at nakasarado na yung pinto at tulog na yung kanyang mga anak. Unang-una po, mahalaga na maunawaan natin po ito, ako rin, na pinakaki dito na may dumating na kaibigan na hating gabi. So ito din dinat na na tinuluyan na kaibigan, naubusan siya or enough lang po sa kanila. Lumapit din siya sa kaibigan na natutulog na rin sila. May pamilya din itong isa. Sabi po dito na sa persistence, no, sa 8, sa persistence, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag, ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. So, ang isa talaga na key dito na hindi siya naka-refuse sa persistent ng kaibigan na ito, bagamat sila itulog na, dahil po sa persistence na ito, talagang bumangon siya. Hindi siya bumangon dahil kaibigan niya. Ang sinabi po dito, dahil sa kanyang persistence. Mayroong magagawa talaga yung persistence sa ating buhay, lalo na sa paghihingi. Sabi nga dito sa 9, sabi dito no, sa verse 9, so I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be given and it will be open to you. Ulitin ko. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. So sabi po dito, mag-ask daw tayo, no? Ask and it will be given. Siguro sabihin natin, dami kong problema, ba't kailangan ko pang hingin? Kung siya naman ay love niya ako or generous giver siya. May mga ganun tayong mga isip na nag-iisip, mapag-isip ng tao. Mapag-reason out, no? Mapag-question. Siguro sabihin po natin na bakit kailangan ko pang mag-ask kung talaga namang provider. Diba may mga pilosopo pa tayo ng mga katanungan. Kailangan po nating mag-ask para po tayo ay talagang lumapit sa ating Panginoon compare dito sa mga kaibigan. No, ang bilang kaibigan, maging close friend po natin ang Panginoon, it means na mayroon po tayong ugnayan sa ating Panginoon, nakipag-usap po tayo. Hindi naman, example sa isang tao, hindi naman sila maging friend kung hindi po sila nag-exchange ng pag-uusap. Hindi po sila palagi nag-uusap. Hindi po sila nagkaroon ng sharing. Ganon din na kung gusto po nating maging kaibigan ng Panginoon, para kung anytime na mag-ask po tayo sa Kanya, kantulad po dito na kaibiganin or atin pong i-acknowledge yung Lordship ng ating Panginoon, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon at pagiging matulungin ng ating Panginoon at pagiging mahal ng ating Panginoon
kausapin po natin siya bilang kaibigan. Hindi naman po natin, lahat naman po tayo dumanas ito. Minsan, tinatawagan na lang natin na Panginoon pag may, parang bumbero na pag may emergency, pag may sunog, tinatawagan natin ang Panginoon. Hindi talaga na tayo yung bilang kaibigan, nakipag-usap tayo sa Kanya, kahit wala po tayong pangailangan, or kahit po tayo ay may kailangan sa ating Panginoon, or ang Panginoon ay may kailangan sa ating time. Kasi nasa sa atin po yan eh, yung may free will po kasi tayo. Mostly naman po sa atin, minsan, real talk, minsan yung mga binigay ng time para kay Lord, yung tira-tira na lang. Sabi po dito, humingi daw tayo. Basahin ko sa verse 9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. May step, no? Hingi. Pag wala pa, parang kaibigan ka na, yung kaibigan po natin na humihipi tayo, parang wala o hindi yata sinagot. Usapin ko nga, kakatukin ko nga, pupuntahan ko sa kanila. Pupuntahan natin si Lord sa kanyang salita. Pupuntahan natin ang ating Panginoon sa kanyang presensya, sa kanyang salita, sa kanyang mga promises. And then, kung wala pa, maging persistent tayo. Ayan, hinahanap natin ang Panginoon sa kanyang salita. Hinahanap po natin siya sa kanyang promises, ating paghingi po sa kanya. At kung parang wala pa, persistent po, tayo po ay kumatok. Kumatok sa kanya, sa kanyang puso. Lord, nasaan na? Katok. Free naman ang kumatok. Sabi nga, wala pong expiration ang kumatok. Unlimited po ang kumatok sa ating Panginoon. Kaya dito, in example dito, yung ang pinaka-key word dito, yung kaibigan, no? Kaibigan na dumating, kaibigan na humingi din sa another kaibigan. Kung hindi pa natin, wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon, tayo po lumapit sa ating Panginoon, surrender po natin ang ating pong will. Kasi ang ating Panginoon, yung nilikha po tayo, may gift po siya na free will. Irrevocable gift na binigay niya sa atin. Parang sarili talaga natin. Kaya nasa sa atin na kung gusto po natin siya ibiganin or hindi. Wala pong pipilit sa atin. But ang pinaka-keyword dito na maging kaibiganin natin or maging kaibigan ating Panginoon, magiging persistent po tayo sa paghingi. Yung hindi po tayo nahihiya dahil nandun pong bonding, nandun po talaga yung paghingi. Yung humihingi po tayo na kung wala po ang Panginoon, hindi po ma-meet yung needs na yan. Parang yung kaibigan na ito, kung wala po yung isang kaibigan niya, hindi po ma-meet yung needs niya na ibibigay din niya sa kanyang kaibigan. Kaya naman po, minsan tayo nahiyang humingi sa ating Panginoon, unang-una, hindi natin po siya kaibigan. Yung basta alam natin na Diyos, ganyan may Diyos, pero hindi po tayo kabisado sa kanyang puso, sa kanyang likes and dislikes, sa kanyang nasa loob-looban ng ating Panginoon. Wala naman talagang kakalam sa kanyang kaloob-looban, pero kung nagbabasa po tayo ng kanyang salita, may alam din po tayo kung ano po siya sa kanya pong, sa pamamagitan ng pagbabasa po natin sa kanya pong salita. At doon po yung paghingi po natin na pure, na hindi po tayo nahihiya. Di ba pag mga kaibigan natin, hindi naman tayo nahihiya. Doon tayo magsasabi ng kung ano tayo, yung mga secret natin doon sa mga kaibigan natin. At ang mga kaibigan, silang totoo at tunay na kaibigan, sila yung nagtutulungan. Talagang hindi ka makahindi. Minsan kung wala ka talaga, wala ka po talaga, hindi ka po makahindi dahil sa bonding ng pagiging kaibigan. Sa atin naman po Panginoon, yung pagiging ama po niya sa atin, yung bonding po natin ng pagiging anak po niya. Dahil sabi po niya sa kanyang salita,
kung sino pong mga tumanggap sa kanya ay binigyan po niya ng karapatan na bilang anak. Na tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan po niya ng karapatan na magiging anak. No? Ulitin ko po kung sino pong tumanggap, nanampalataya po sa kanya, tumanggap po sa kanya na bilang Panginoon at tagapagligtas, ay binigyan po niya ng karapatan bilang ang mga anak. So, i-recap po natin ito, yung humingi daw tayo para tayo bibigyan. Humanap daw tayo dito, no? Magsihanap kayo at kayo'y mga nagkasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, o magsikatok kayo, kayo'y bubuksan. So, it is a step-by-step process. Ganun naman talaga pag kailangan po natin, hindi po tayo hihinto hanggang hindi po natin makuha po yung gusto natin. Pero alamin po natin kung ano pong response ng Panginoon, ano pong kanyang kalooban, kanyang will sa ating buhay sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Ganun naman talaga kung tayo po ay close sa ating Panginoon, or sanay po tayo, or talagang through the process of time na ano po natin na unti-unti po nating nalalaman na ito palang mga ayaw ng Panginoon, itong gusto ng Panginoon. Sigurado pag hingin po ito, ibibigay po niya. Sigurado pag ito pong hingin ko, hindi po niya ibibigay. Kaya marami pong salamat sa atin, sa inyo pong pakikinig at pag-aaral po ng kanyang salita. I pray and hope na sa umaga na ito, may natutunan po tayo about sa paghihingi. Paghihingi sa ating Panginoon. Dahil ang ating po Panginoon ay siya po ang dapat talagang hingan po natin. Siya po ang doon po tayo sa kanyang dapat mag-trust. Dahil siya po ay all-knowing. Siya po ay Diyos na walang all-knowing God, all-powerful God. Wala pong ending, wala po siyang beginning, wala po siyang ending, siya nang ang end, siya na pong beginning. Talagang siya po ang source ng lahat po ng kailangan po natin. Tayo po yung manalangin. Hallelujah Lord, maraming pong salamat sa inyong pong salita na aming pong pag-aralan sa oras na ito. Maraming pong salamat sa inyong pong salita na kami po humingi at kami po bibigyan. Kami po ay magsihanap at kami po ay makakasumpong. At kami po ay magsikatok at kami po ay bubuksan. Patuloy niyo po Lord na paunawa sa amin yung process po ng inyong pong response, yung process po ng aming gagawin sa paghingi po namin, sa pag-meet po namin ng aming pong mga needs, sa paglapit po namin po sa inyo. Maraming salamat sa inyong salita. Yes Lord, pagpalain niyo po ang inyong salita. Kami po yung nanampalataya na hindi po ito babalik sa inyong trono, na walang nangyari. Maraming salamat po Panginoon, even sa lahat ng mga nakikinig sa oras na ito at sa makikinig po mamaya pa sa inyong pong salita. Kayo po ang patuloy Lord na magpapala po Panginoon ng inyong salita. We believe Lord na the moment na ito po aming mabasa at mapakinggan, ito po mag-minister sa aming puso, sa aming spirit, sa aming buong pagkatao. At marami pong salamat po Panginoon, kayo lamang may taas sa aming kalagitnaan. Thank you Lord Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat mga kapatid sa patuloy po ninyong pakikisa sa prayer devotion live streaming o record prayer devotion. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Stay blessed and stay healthy. Ang ating Panginoon lamang ang may taas sa ating pong gawain na ito. To Him, to God, all be the glory forever and ever. Marami pong salamat. And once again, ito po si Sarajin Bulongon ng Mifo Saturday Group Hong Kong. Ako po'y
Bumabati po sa inyo uli ng magandang umaga po sa ating lahat. God bless us always.